Chapter 14. Wait, yung cellphone ko pala di pa nito na ibabalik sa akin. Malilimot ng doktor ba to? Wait, Doc Ivan. Speaking of cellphone, where's my cellphone? Tanong ko at inilahad ko ang kamay ko. Wait. Saad nito at parang may dinudukot sa pants niya. Teka, don't tell me na nawawala ang cellphone ko or hindi mo nadala. Diba sabi mo ngayon mo ibibigay sa akin? Actually, kagabi mo pa nga sinabi eh. Tapos, di mo pa madadala. Napaka malilimuting doktor mo naman. Ano ka ba? Paano na lang kung... Napahinto ako sa pagsasalita nang bigla nitong inilabas ang hawak na cellphone at ibinigay sa akin. Ayan o. Dami ka agad satsat eh. Mukhang kawawa magiging anak natin sa'yo ah. Konting mali lang. Hais. Sagot nito at pasinghap pa. Hoy, for your information and wait, ano sinasabi mong konting mali ha? Ano naman? Saad ko at dinuro-duro ito. Okay, I'm sorry. Sagot nito at ngumiti bago inalis ang kamay ko na nakaduro dito. Natahimik na lang ako nang ma-realize ko na mali pala ako at nakakahiya ginawa ko. Ano ba naman to? Di na ako nag-ingay pa at tumingin na lang kay Trixie na abala sa paglalaro at nakatakip sa tenga ang isang kamay. Aba, ikaw ah Trixie, may patakip-takip ka pa ng tenga. Saad ko at kinikiliti-kiliti si Trixie. Todo halakhak naman ang bata. Stop that, Serena. Baka sumakit siya ni Trixie kakatawa. Saad ni Doc Ivan na nagmamasid lang sa amin. Di ko to pinansin at pinagpatuloy ang pagkiliti kay Trixie. Well, wala namang masama. Nakaka-istorbo ba ako sa sweet moment nyo? Sabay-sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng boses. Mukhang pamilyar ang boses sa akin ah. Laking gulat ko sa nakita. Akala ko ba solo namin ang airplane? Wait, anong ginagawa rito ni Erica? Siya pala si Erica ang naging best friend enemy ko sa lahat. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Taka kong tanong rito. Uupo muna ako ha, and napagod kasi ako eh. Saad nito at umupo sa isang upuan na nakaharap sa amin. Why are you here, Erica? What are you doing here? Tanong ni Doc Ivan na nasa tabi ko. Okay, kalma. I'm here lang naman kasi sa'yo, Ivan. Babe, I'm sorry if I leave in the hospital during the... That's not important now. Kumusta naman kayo? Tanong ni Doc Ivan na nasa tabi ko. Mataman lang akong nakikinig sa usapan ng mga ito. Sa tingin ko, it's not the right time na makisawsaw ako sa usapan ng mga ito. Ends of Zarina's point of view. Ivan's point of view. Di maganda to, bakit narito ang babaeng to? Akala ko kasama niya ang new boyfriend niya, but now she's here. Anong pinaplano nito? Ah, nag-break na kami. Sagot ni Erica at mas lumapit pa sa kinaroroonan ko. Ivan, please come back to me. I promise din ako uulit and I will be loyal to you. I promise. Saad pa nito at hinawakan kamay ko. This time na ako napalingon sa katabi kong si Zarina. Nakalingon na ito sa kay Trixie na abala sa paglalaro. Kita ko sa mga kilos nito na nagsiselos ito. I'm sorry, Erica, but I've been in love with someone else. Saad ko at inalis ang kamay nito na nakahawak sa kamay ko. Kita ang pag-asim ng mukha ni Erica sa ginawa ko. Napadabog pa ito nang bumalik sa upuan at umayos ng upo na matalim na ang tingin sa amin ni Zarina. So, siya pala ang napupusuan mo ha? Well, based on my observation, maganda naman siya pero mas maganda naman ako. At isa pa,
Siya ang best enemy ko since we were young, ha? Did you know that, Ivan? Diretsang mapanghusgang saad ni Erica habang hinahagod ng tingin si Zarina. Erica! Napahinto ako sa pagsasalita nang biglang sumigit si Zarina sa usapan. Well, long time no see, Erica. Ikaw pala ang ex-girlfriend nitong asawa kong si Ivan. And why are you here ba sa airplane na binook namin ni Ivan? Well, to tell you, wala kang mapapala and di ka invited sa bakasyon namin. Mataray na saad ni Zarina na nasa tabi ko. Pinaikot pa sarili nitong mata at mas diniinan ang mga salitang ex at asawa. Muntik pa akong matawa sa katarayan nitong palaban din. Nung lingunin ko si Erica, kita naman ang pagkapikon sa mukha nito, ang asim na kong tumingin. Ikaw, saad ni Erica at kinuha ang base na nasa tabi ko. Oops, ano? Ano, lalaban ka ha? To tell you don't have a right to hurt me. I didn't doing anything bad to you ha? Well, ganyan talaga ang mga pikon na nawawala ng landas. Naliligaw kumbaga, tsaka don't worry about Doc Ivan kasi I will take good care of him. And beside, happy naman siya sa akin. Mataray na saad ni Zarina at kinuha ang kamay ko. Narito ako kasi gusto ko makita si Ivan and fucking bitch. Narito ka. Kainis kang babae ka. Noon talaga mga agaw ka na. Lahat na lang inaagaw mo. Galit na sigaw ni Erica na sa tingin ko nga dinig sa buong kalawakan. Well, kasi deserve ko naman lahat at di ko inagawa. Kusa lang talaga na dumadating sa akin. Diba babe, honey, mahal ko? Saad ni Zarina at nagpakyut pa na tumingin sa akin, niyakap pa ako nito sa leeg. Yes, you're right babe, mahal ko. Saad ko at kaagad na umiwas ng tingin rito. Baka anytime, ano pa magawa ko at mahalikan ko si Zarina without her permission. Isa pa, baka pagalitan na naman ako. Si Trixie ay chill lang sa unahan. Wala itong naririnig na sigawan kasi naka-headphone at abala sa panonood. Naamoy ko ang hininga ni Zarina. And I can't deny it na napakabango niya talaga. Nakakaakit. To be continued. Salamat sa inyong pakikinig at kung nagustuhan niyo ang storyang ito, maaari kayong pumunta sa comment section para sa link ng next chapter at maaari din kayong pumunta sa ating playlist para sa sunod-sunod na chapter. Maraming salamat sa pakikinig at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe ka na and hit the bell button para lagi kang updated sa mga video uploads natin. Maraming salamat.